Ano ba? Ayos ka na? Ah. Pasensya ka na. Alam kong ayaw mo humingi ng tulong sa mga pulis eh. Pero nung sinabi kasi sa akin ni Sam yung sitwasyon nyo, alam kong mahihirapan kayo eh. Kaya tumawag na ako ng backup. May mga kalaban tayo sa mga pulis. Oo nga eh, man. Pero hindi naman lahat kalaban eh. Tsaka meron din mapagkakatiwalaan. Wala mong balita dun sa mga suspect? Eh, wala pang nahuhuli. Pero naglagay na lahat ng mga pulis. Lahat ng checkpoint sa lagusan. Subukan niyong hanapin yung babaeng suspect. May tama ng bala yan sa likod. Hindi pumunta ng ospital yan. Eh, man. Tinawagan ko na, tsaka pinuntahan ko na lahat ng ospital. Na malapit dito, pero wala pa rin silang nare-report na ganyang kaso. Huwag ka na mag-alala. Dali pa rin naman yung manhunt eh. Kumusta si Sam? May balita ba sa kanya? Ma'am, nasa ospital na po siya. Huwag kayong mag-alala. Eh, parang sa Eman lang po yun. Parang pusa, may siyam na buhay. Malaki utang na loob ko sa kanya, niligtas niya ang buhay ko. Maling-mali yung ginawa mo, Rivera. Dahil kung tutuusin, ang laking pribileyo yung binigay namin para sa'yo. Yung ibang suspect na dito, hindi namin binibigyan ng bisita. Ano itong ginawa mo? Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Hindi ka namin ikukulong kung mapapatunayan na wala ka talagang kasalanan at nagtangka ka pang tumakas. Ano yung nasa isip mo? Pinabibigat mo lang yung sitwasyon mo. Wala nga akong kasalanan. Tagalin niyo nga itong boses ko, wala akong kasalanan! Kung gusto mo talagang may maniwala sa'yo, patunayan mo sarili mo sa tamang paraan kung gusto mo talagang makalabas dito. Yes, yes, I'm okay. Walang vital organs na tinamaan, pero hindi ibig sabihin na pwede ka na magkikilos. Si Lester. Nasaan si Lester? I'm taking care of him. He'll be fine. Paano ang kanyang surgery? You don't have to worry about anything, Ma. I'll handle everything. Okay, good. Uminom ka na ba ng gamot mo? Mamaya na lang. Painkiller, gusto mo? Tatlo. Agad? I need all the surgical instruments and the machines today. Hindi ko na siguro kailangan isa-isahin pa lahat na kailangan ko, di ba? Dalhin niyo lahat dito sa Villa Corazon. Dito ko na lang gagawin ang heart transplant ni Lester. Hindi na pwedeng mapospone to. And wala akong pakialam kung ilan ang mamatay. Mabuhay lang ang anak ko. Good. Ito yung iba mong gamit at saka mga damit na rin pinakuha ko sa kondo mo. Kamusta pakiramdam mo? Okay, okay na ako. Wala lang to, the place lang to. Oo nga, mabuti the place lang yan. Makaka-recover ka kagad. Salamat ha sa pagdala ng damit ko. Ibis na ako, kailangan bumalik sa agency. Oy, Sam, hindi. Hindi ka pa magaling. Magpahinga ka na muna. Hindi, okay na ako. Huwag nang matigas ang ulo mo. Kailangan mo munang magpahinga. Sige. Alam mo, kaya ka namin dito dinala sa A. Hernandez nang sa ganun mabantayan ka talagang mabuti dahil sabi ni Eman magpupumilit ka daw na umalis. Iligtas mo ang buhay ko kasi siguraduhin kong maging ligtas din ang buhay mo.
Pasensya ka na talaga, Selena. Ako may hawak ng kasong to eh. Kailangan ko na talaga umalis. Alam ko. Kaya nga salamat. Salamat sa lahat ng ginagawa mong tulong kay Robby at sa akin. Kahit na mahirap, patuloy mo pa rin ginagawa. May pag-asa tayo makita si Robby. Okay. Oo naman, Selena. Pasensya ka na. Pero kailangan ko talagang bumalik sa agency. Ito nga lang muna. Okay na ako. Hindi, dito ka lang. Okay na ako, please lang to. Kahit isang araw lang, magpahinga ka muna. Sila, hindi pwede. Pwede. Hindi pwede. Ayun ako. Kamusta, Sam? Okay ka na ba? Oo, okay. Ano nangyari? May isa pa tayong problema. Si Kaloy. Pasensya na ako, sir. Bawal ho muna ang dalaw. Ay, sir. Bakit ho bawal? Naghikipit ho yung security simula nang tumakas si Rivera. Sir, hindi naman po kami magtatakal. Gusto lang po namin makausap. Pasensya na ako, pero kailangan lang ho namin gawin trabaho namin. Sige. Salamat po. Sam, ba't ka nandito? Sabi ko sa'yo magpahinga ka, di ba? Ayos lang. Ma'am, pasensya na ho. Agent Agoncillo, kailangan ko makausap si Rivera. Seryoso ka ba, Kaloy, ha? Nalog din ba yung utak mo? Bakit mo ginawain ako pinagtatanggol kita, ha? Tapos tatakas ka, nagpabugbog ka pa? Sam, hindi ko namang ginusto yun eh. Malay ko ba na napakahigpit ng security nila dito? Parang private army, ibang klase. Seryoso ka ba? Eh, nagpunta ka doon sa restricted area, Kaloy. Malamang! Bakit mo ginawain? Nauna ka pa daw nanuntok. Totoo ba yun? Tingnan mo yung nangyari sa'yo. Sam, sandali. Relax ka lang. Relax? Okay na rin ang nangyari to. Nabugbog ako. Di ba, magtatagal pa ako dito. Hindi ako makukulong ka agad. Di ba? Kaloy. Please lang, tama na yung kalokohan mo, ha? Please. Tulungan mo naman ako na tulungan ka. Pwede ba? Pwede yun? Sam, sorry na. Eh, kaya ako lang naman nagawa yun kasi ayoko na makulong ulit eh. Ikaw makukulong. Di ba nangako ko sa'yo na lilinisin natin yung pangalan mo? Sam, naubusan na tayo ng oras. Gano'ng katagal lilitisin yung kaso ko? Dadali na ako sa city jail. Mabubulok ako doon. Gagawa ako ng paraan. Sam, hindi ka na makakagawa ng paraan. Wala ka ng oras. Doon nga lang sa kaso ni Robby, wala ka ng oras eh. Sa kaso ko pa kaya? Eh, di ba hanggang ngayon, hindi pa nga natin nalalaman na sindikato talaga si Galang? O kaya inosente ako? O kung sino ba talaga yung sindikato? May nahuli na ba tayo? Hindi nga natin alam eh. Wala naman din daw pong dapat ipag-alala kay Kaloy, Tay. Yun nga lang, kailangan ho niyang dito muna sa ospital. Medyo magtatagal pa ho. Hindi ko nga maintindihan yung taong yan eh. Binabalitaan ko rin naman, wag mo nga ng kung ano. Pero ito, nagdagdag pa sa problema natin. Sana may mabuting mapuntahan yung nangyari sa inyo kagabi. Sana. Sana nga po. Eh, wala. Yun din naman hong pinagdadasal ko. Sa daming tauhan ng sindikato na pinatumba ninyo, siguradong pilay na sila. Pero sigurado din ako na mainit sila sa inyo. Kaya dobling ingat lang, Celine. Ha? Ano bang plano ninyo? Eh, sa ngayon po, hinihintay pa namin yung resulta ng DNA test dun sa dugong nakita namin sa St. John's. Alam nyo, Tay, ayoko talagang isipin na kay Robby yun. Kahit pa rare blood type din yung nakitang dugo, kagaya nung kanya. Nakita din namin din yung wristband niya. Circumstantial pa rin ang lahat, Celine. Huwag muna nating tuldukan. Total, pwede pa naman nating hintayin yung resulta ng DNA test. At hintayin na rin natin na sana mahuli yung mga suspect. Itama rin naman sa likod yung Dr. Gomez na yun eh.
Hindi rin magtatagal, lilitaw at lilitaw yun. Tama si Eman, si Lynn. Tsaka kung sakaling... Huwag naman sana. Pinatay nila si Robby o na saan ng bangkay. Ay bakit itatago ng sindikato? Kaya sigurado ako malaki ang tsansa na buhay pa si Robby. Buhay pa nga po ko. Sinabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Huwag ka na munang bumangon. Ako ba naman, Eman? Ilang beses na akong nabaril, di ba? Sanay na nga ako eh. Isa pa, kailangan ko rin makausap yan si Kaloy. Salamat nga pala, Sam. Niligtas mo si Celine. Lai, kailangan ko muna isang tabi yung nararamdaman ko. Ginawa ko lang yung kailangan kong gawin. Sam, palagi na lang napapahamak ng dahil sa akin eh. Kapag may mas malala pang nangyari sa'yo, hindi ko na mapapatawal yung sarili ko. Tapos din ang lahat ng tuwa. At hanggat hindi natin nahanap si Robby, hindi ako mawawala. Ikaw, okay ka pa ba? Hinihintay pa namin yung resulta ng DNA test. Lahat ng ebidensyang nakuha ko, tinuturong wala na yung anak ko. Yung dugong nahanap kay Robby. Yung wristband. Pero tama ka. Hanggang wala pang nahahanap na katawan, may pag-asa pang buhay ang anak ko. Salvador, pwede ka ba namin makausap ulit? Bakit daw, sir? Ayoko talagang isipin na kay Robby, kahit pa pure blood type din yung nakitang dugo, kagaya nung kanya. Matagal ko na pong pinagdadasal si Lester na sana makahanap na nga po ng donor. Mas ito, nangyari na. Matagal kaming naghintay at naghanap. Ngayon na may donor na, nagpapasalamat kami na sinagot yung dasal namin. Akala ko nga wala ng pag-asa. Mahirap naman po talaga yung sitwasyon ni Lester. Meron siyang rare blood type kagaya nung... Kagaya ni Robby. Meron siyang rare blood type kagaya. Kagaya ni Robby. Kagaya ni Robby. Kagaya ni Robby. Celine. Bakit? Habang magkalayo, pabalapit pa rin ang puso.